At dahil nga malapit na ang mga paparating na okasyon, kailangan ay maghanda na tayo o mag-isip na tayo ng mga pagkain na lulutuin natin. Para sa aking listahan, hindi mawawala ang relleno bangus. Dahil ang relleno bangus ay isa sa mga pinakamasarap na recipe ng isda na hinahain natin pagka may okasyon o kagaya ng Pasko at Bagong Taon. Kaya naman ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng simple at hindi masyadong magastos na relleno bangus. At dito nga ay bumili ako ng 2 pirasong bangus na nagkakahalaga ng 215 pesos. At dahil nga nasundot ko na ito gamit yung aking espatula ay palalabasin na natin yung laman ng bangus. Kung titingnan mo nga sa video ay para bang napakadali lang gawin, pero syempre kailangan mo rin ng experience bago magawa yung ganyang klaseng paggawa. Yung 2 balat ng bangus ay gagawin natin, imamarinate natin ito sa toyo at saka kalamansi. Mga 3 pirasong kalamansi siguro ay okay na at saka mga 3-4 na kutsarang toyo. Kailangan ay nakamarinate ito habang ginagawa natin yung iba pang mga sangkap. At yung mga laman naman ng bangus na tinanggal natin, papakuluan lang natin ito sa tubig hanggang sa maluto nga yung mga laman niya. So maraming salamat po pala sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Kukwentes. Gagamit tayo dito ng 1 pirasong patatas. Ginayad ko nga lang ng pino kagaya ng nakikita nyo. Ganon din naman 1 pirasong karot. Basta tig-isa lang ay okay na. Gagamit din tayo dito ng panggisa kagaya ng ating ginagayat ngayon na sibuyas na pula at saka bawang. Shoutout pala kay paring Albert. Maraming salamat po sa suporta. Naluto na nga yung mga laman ng bangus. Ang gagawin natin, hahanguin lang natin ito sa isang lalagyan and then gagawin natin, tatanggalan natin ito ng mga tinik. At yes, ito na nga yung pinakamatagal o pinakamahabang proseso para dito sa ating ginagawa. Kaya naman kung meron kayong kasama sa bahay dyan, ay magpatulong na kayo na maghimanting nitong ating mga laman ng bangus. Dahil alam naman natin na ang bangus ay isa sa pinakamatinik na isda. At para nga mas makita natin agad yung tinik, durug-durugin natin yung laman at gagawin natin dito sa isang plato na malinis ay ilagay natin ang portion by portion. Siguro maglagay lang muna tayo ng mga 3 kutsara para mabilis nating mapilian at mas madali nating makikita yung mga tinik kasi nga kukunti yung amount ng karne. So ganun talaga, kung gusto nating mahatikim ng masarap, eh kailangan nating maghirap. Ika nga ay kung gusto mo mahatikim ng nilaga, eh matuto kang magtiyaga. Fast forward na nga tayo, 99% natanggal ko na nga yung mga tinik. Dito naman sa isang malinis na kawali, ay magsisimula na tayong mag-isa ng ating ipapalaman sa ating relleno. Konting mantika, sibuyas at bawang, ito nga ang ating ginigisa. Kapag bumango na nga, ilagay mo na nga yung mga karne o yung mga laman ng isda. Kailangan nating lutuin ng maigi ito kasi nga baka mamaya may party pang hilaw. Kasi kung nakita nyo naman kanina, pagkahango natin doon sa lagaan, eh parang may dugo-dugo pa yung pinaka main o yung pinakamalaking tinig niya sa gitna. Ngayon naman lagyan natin ng oyster sauce, siguro mga 3 kutsara, and then lagyan din natin ng toyo, paminta, at lalagyan din natin ito ng konting patis. Basta lagi natin tandaan na huwag tayo agad maglalagay ng sobra-sobrang panangkap dahil nga baka mamaya sumobra yung alat, sumobra naman yung asim, o kung ano pa yung mga sosobra. Basta ang mahalaga, pwede kang magdagdag kasi nga mahirap nang magbawas pagka sumobra sa lasa. Pero sa mga kusinero dyan, alam ko may mga diskarte kayo para mabalanse yung mga niluluto nyo. Lalagyan din natin ito ng pasas. Bali yung pasas pala na yan, nabibili lang yan ng per kilo sa palengke. Bumili ka lang ng mga 150 grams, okay na yun. Ngayon naman, hinango ko na nga lang at mga ilang minuto ay lumamig na. So nilagyan ko na nga lang ito ng kalamansi. Siguro mga 3 pirasong kalamansi lang. Tapos maglalagay din ako dito ng 1 kutsarang all-purpose flour o kaya ng cornstarch, pwede rin naman. At lagyan din natin ito ng 3 pirasong itlog. Ito na kasi yung magsisilbing binder dito sa ating ginagawa. Yung tipong sa pagtitimpla nga nito, para bang nagtitimpla ka na nga ng sisig. Dahil nga sa mga nilagay natin, may kalamansi, may itlog, mayroong mga toyo at saka paminta. Pero ibang iba talaga pagka naman rellenong bangus ang nakahain sa inyong hapagkainan, lalo na pagka may okasyon. Yung bang tipong nakakamayaman o nakakasosyal ang dating. And then ngayon naman, ipapalaman na nga natin yung ating ginawang palaman dito sa ating bangus. Shoutout po kay Ma'am Nelly Dumagit Canales. Maraming salamat din po kay Ma'am Ninita Ramos. At kay Ma'am Becca Medina De Chosa. Yun yung napili ko nga pala si Ma'am Becca na bigyan ng pambili ng ingredients. Sana po ay pagpasensyahan nyo na yung aking nakayanan. At meron pa po tayong napili na hindi ko na lang din po babanggitin yung pangalan. Sana po ay nakatulong yung aking maliit na amount na naibahagi sa inyo. Yes, mapipili din po kayo kasi po pinupuntahan ko yung mga profile ninyo. Mag-share lang po kayo at kailangan po ay nakapalo kayo para kapag chinek ko po yung inyong mga profile, kayo po yung karapat-dapat na mabigyan. Balik po muna tayo dito sa ating pagluluto. So napalamanan ko na nga po pala yung 2 pirasong bangus. Ngayon naman dito po sa ating maliit na talyase, dito na natin ipiprito yung ating rellenong bangus. Kung mapapansin nyo nga po, naglagay tayo ng mantika dyan sa ating talyase at nilagyan natin ng dahon ng saging. At saka lang natin ipinatong yung ating rellenong bangus. Ngayon naman ibibilingin natin at para hindi na nga tayo mahirapang bilingin, ganito lang ang gagawin natin. Hawakan mo yung kabilang dulo ng dahon ng saging at ibiling mo lang na parang nagbiling ka lang ng nakakumot na bata. Hindi pa nasunog yung relleno ng bangus mo dahil nga doon sa dahon ng saging. Ito palang technique na ito ay natutunan ko pa kay Inang. At kung maghahanap naman pala kayo ng giniling na baboy na nilagay ko dito sa ating relleno, kaya nga po budget meal lang, hindi na po tayo gagastos ng giniling. So ito na nga po yung ating ipagmamalaking relleno ng bangus pagdating ng okasyon. Sana naman po ay nagustuhan ninyo at baka naman po pwedeng i-like o i-heart yung ating video at mag-comment na rin kayo kung taga saan kayo para naman sa susunod kayo po yung ating mabata.